Hi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm going to share you guys paano ko nga ba na-process yung CAB or certificate or authentications and verifications. If you are new in my YouTube channel, don't forget to hit the notification bell for you notify sa mga updated video ko. Ano nga ba yung CATS in the first place? And para saan ba to? Anong purpose niya? So based on my research, before that, so that's why I want to have a CAMS or CAB is especially pag mag-work abroad. So kailangan yan for you to have a visa or yung working visa is one of the requirements para magkaroon ka ng ID sa pupuntahan mong bansa. So, yeah, merong maraming countries na nire-require na magkaroon ka ng CABS and or also yung apostille na manggagaling sa DFA. Yung CABS kasi manggagaling sa TIED, then yung apostille manggagaling sa DFA. So, kailangan yung requirements na yun, especially yung apostille, yun yung pinaka-last step para magkaroon ka talaga ng certificate na patunay na nag-aaral ka sa Pilipinas. Or ano nga bang purpose ng CAB or Certificate Authentication and Verification? So yan. Ito nga yung Certificate Authentication and Verification or CAB is the official and formal process and acts of checking, reviewing, and certifying the genuineness and veracity of available academic records of a learner duly performed by the Commission on Higher Education and Department of the Foreign Affairs. My case, so my school is under government, and also as a university, I think is meron silang ibang process pa paano nila ipaprocess yung CAB sa TED. So in my case, so under government siya, so pumunta ako sa school namin, pumunta ako sa registrar. Since sila naman yung nagpa-process ng mga gantong documents. So, nagtanong sila, sino ba yung magpa-process? Ako ba or sila? Yun yung unang tanong sa akin, yung nagsabi ako ng application for TAB or Certificate Authentication and Verification. So, sabi ko, sila na kasi nag-work naman ako. So, hindi ko siya maasikaso or di ako makakapunta doon sa CHED. And if ever, kung ikaw yung magpa-process, kailangan mo ng request letter from the school bago ka makapunta sa TED office. Yeah. So, since nagsabi naman ako na sila na yung mag-process, so expect ko na matatagalan yung pag-release nung CAB ko. So, I have three ways to use. So, the first is documents or requirements documents. Nagdala ako ng diploma, yung original copy of diploma and original copy of TOR. So, di na sila nagano ng Xerox copy, which is original na yung pinasa ko. Then, after nun, yung second steps ko naman is yung application for CAB. So, nag-fill up ako ng request slip. Then, third way is payment. Yung payment. So, when it comes to payment, meron akong binayaran, not only TOR. So, meron pang binayaran na yung TOR is 150 per request. And yung CAV naman is 50. And authentication naman is yung 100. And SO is 50. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng SO. Basta ang nagastos ko is 350 sa finance. Yan. Sa Pinas, magbabayad din. Pag nakuha mo yung resibo, then punta ka ulit sa registrar para ipakita to, para ibigay sa iyo yung claim slip, yung documents or requirements, and application. So, mapipill up ka doon ng form. And third, payments. Then, yung last is yung releasing. Yung kailangan mo mag-update, ganito, ganyan, then yon. And at the same time, and don't forget yung pag may na-receive kayong envelope na brown, na nakasealed siya or nakatape siya. Don't open. Yan. As a part of security and certify. It means, hindi ikaw pwede yung mag-open nun. Ang mag-open nun is TFA. Stop. Okay? Sila mag-open nun. Once na-open yun, so yung document na sa yun is na hindi na siya pwedeng
maging document mo. Mawawala na yung pinaka-official niya, official documents kasi inopen mo. Kaya wag na wag mo i-open yung document na yun. Yan. Yun kasi yung dadalhin mo as a requirements para magpa-apostel ka. Siyempre, yung PABS, yung pinaka-first, pinaka-main document, bukod yung valid ID mo, bago ka mag-process ng apostil. Yun. Sa DFA. So, make sure, yung documents mo is kompleto na. Mag-apply ka ng CAB or CAB. Just make sure na 2 to 3 months or make sure na 2 months before your pag-alis. And if you have any question, just drop the comment down below. Thank you so much for your watching and I hope you enjoyed this video. And don't forget to hit the notification bell for you to be able to be updated sa mga updated video. Bye!